Samantala, bumuhos na po ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa mga magsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya. Ngayong araw na rin, epektibo ang Air Passenger Bill of Rights na layong protektahan ang mga pasahero sa mga problema tulad ng overbooking, nawalang bagahe at delayed flights. Mula na iya, may news to go si Julius Segovia live. Julius! Hawi Karamas, naghigpit ng seguridad ang mga pamunuan ng paliparang kasunod nga ng buhos ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya para doon ipagdiwang ang Pasko. Dito nga sa NEA Terminal 3 ay lalong humahaba ang pila ng mga pasaherong paalis ng Maynila. Marami sa kanila sa mga kaanak nila sa lalawigan magdiriwang ng Pasko. Kahapon nga umabot ng 45,000 ang bilang ng mga pasahero sa NEA Terminal 3. Ayon kay Octavio Lina, terminal manager ng NEA 3, posibleng mahigitan para ang bilang na ito bukas dahil uling araw ngayon ang trabaho ng ilan nating kababayan. Kaya naman dinagdagan na nila ang puwersang magbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Katunayan, wala raw pinayagang mag-leave sa mga taga-operations division ng NEA Terminal 3. Full force sila ngayong holiday season. On standby rin ang medical team sa nakapwestong help desk. Ngayong araw hanggang January 2 kung kailan naman inaasang magbabalikan ang mga kababayan natin mula sa probinsya, magtatagal ang Oplan Ligtas Biyahe Christmas 2012 ng DOTC. Isang pulong balita naman ang isasagawa mamaya ng DOTC dito sa Terminal 3, kaugnay naman ito sa The Passenger Bill of Rights na epektibo rin ngayong araw. Sa ilalim nito, may karapatan na ang mga pasahero sakaling maagrabyado sila ng airline company. May compensation na mula sa airline sakaling madelay o makancel ang takdang flight. Sasagutin din ng kumpanya ang gasto sa accommodation ng pasaherong naaberya dahil sa canceled o delayed flight. At pag may nawala namang bagahe o di kayo na damage, babayaran din ang pasahero ng airline company. Samantala, pinalalahanan naman ng airport management ang mga pasahero na dumating 3 oras bago sana itakdang flight, lalo pa traffic din doon sa daan bago makarating nga sa NAIA. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Pasay. Julio Segovia, GMA News.